Isang masaya at ligtas na umaga mga bata, kamusta na kayo? Bagong araw, dala ay bagong kaalaman, nahuhubog sa ating pagkatao at pag-uugali. Ako nga pala muli si Sir Reynan G. Ventinilla ng Pinalagad Elementary School, ang inyong magiging guro para sa araw na ito sa edukasyon sa pagpapakatao 4. Handa na ba kayo? Tara! Umpisahan na natin. Bilang panimula, mayroon muna akong ilang paalala sa inyo. Una, gamitin ng tama ang mga FB reaction buttons at comment box sa pagsagot sa mga pagsasanay. Pangalawa, makinig ng mabuti upang maunawaan ng lubos ang aralin. Pangatlo, maging magalang at maingat sa pagbibigay ng sagot sa comment box. Sa loob ng 2 minuto, ilagay sa comment box section ang mga sumusunod. Una, pangalan. Pangalawa, baitang at pangkat. Pangatlo, paaralan. Mayroon lamang kayong 2 minuto upang gawin ang attendance. Ang ating aralin sa araw na ito ay mula sa pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto. Ito ay nakapagpapakita ng paggalang sa iba sa mga sumusunod na sitwasyon. Una, oras ng pamamahinga. Pangalawa, kapag may nag-aaral. Pangatlo, kapag may sakit. Pang-apat, pakikinig kapag may nagsasalita o nagpapaliwanag. At para naman sa aralin natin ngayong umaga, ito ay mula sa inyong self-learning module, ikalawang unit, aralin 6, na may pamagat na Igagalang ko, oras ng pahinga mo. Para sa ating unang gawain, ating sagutan ang subukin. I-type sa comment box ang salitang check kung wasto ang ipinahahayag na kilos sa mga sitwasyon. At X, kung hindi wasto ang kilos, mayroon kayong 10 segundo upang sagutan ang bawat bilang. Handa na ba kayo? Tara! Umpisahan na natin. Unang bilang, tahimik na nag-aalay ng panalangin.
At ang tamang sagot ay check. Ikalawang bilang. Maingat na isinasara ang pinto kapag may natutulog. At ang tamang sagot ay check. Ikatlong bilang. Tumigil sa paglalaro at pag-iingay kapag may nagpapahinga. At ang tamang sagot ay check. Ikaapat na bilang. Hinahayaan ang mga kamag-aral o kaibigan na mag-ingay kahit natutulog ang nakapabatang kapatid. At ang tamang sagot ay X. Ikalimang bilang. Inaaliw ang may mga sakit nang hindi inaabala ang kanilang pahinga. At ang tamang sagot ay check. Ika-anim na bilang. Dumadalaw sa bahay ng kaibigan sa oras ng kanyang pamamahinga. At ang tamang sagot ay X. Ikapitong bilang. Hinihintay na matapos ang pamamahinga ng kapatid bago magpatugtog ng paboritong maingay na musika. At ang tamang sagot ay check. Ikawalong bilang. Iniiwasan ang pangungulit sa taong may sakit. At ang tamang sagot ay check. Ikasyam na bilang. Tahimik na naghihintay sa misa sa labas ng simbahan para makipaglaro. At ang tamang sagot ay check. Ikasampung bilang. Ginigising ang magulang na natutulog upang sagutin ang tawag sa cellphone. At ang tamang sagot ay X. Magaling mga bata, binabati ko kayo. Para sa ating susunod ng gawain, ating sagutan ang balikan. I-type sa comment box ang salitang tama kung tama ang isinasaad na pangungusap at mali naman kung hindi. Muli, bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo para sagutan ang bawat bilang. Handa na ba kayo mga bata? Tara, umpisahan na natin. Unang bilang. Ang pagiging bukas palad ay pagbibigay ng kung ano ang mayroon ka ng bukal sa kalooban. At ang tamang sagot ay tama! Ikalawang bilang. Dapat pabayaan ang mga taong nasalanta ng bagyo. At ang tamang sagot ay mali.
Ikatlong bilang, ang taong tumutulong sa kapwa na walang hinihintay na kapalit ay mas pinagpapala ng Diyos. At ang tamang sagot ay, tama! Ika-apat na bilang, tutulong lamang ako sa aking kaibigan kung alam ko na may ibibigay siya na kapalit. At ang tamang sagot ay, mali. Ikalimang bilang, ang pagtulong sa kapwa ay isang magandang gawain na dapat ugaliin ng bawat bata. At ang tamang sagot ay, tama! Magaling mga bata, binabati ko kayo. Mga bata, tignan ninyo ang larawan. Ano ang ginagawa ng tao sa larawan? Tama! Ang tao sa larawan ay natutulog. Ano ang dapat mong gawin kung nakita mo na may nagpapahinga o natutulog? Magaling mga bata! Kapag may nagpapahinga o natutulog, dapat nating panatilihin ang katahimikan sa kapaligiran o iwasan ang paggawa ng ingay. Ano ang mabuting pag-uugali ang ipinapakita ng mga taong nagbibigay pahalaga sa oras ng pamamahinga ng kanyang kapwa? Magaling mga bata, ito ay nagpapakita ng paggalang. Ngayong umaga ay mayroon tayong kwentong papakinggan. Ang pamagat ng kwento ay Sige ng Emmy, akda ni Jennifer D. Cabal. Sige ng Emmy, akda ni Jennifer D. Cabal. Sige ng Emmy Garcia ay isang guro sa mababang paaralan ng Antonio M. Serapio sa Valenzuela. Sige ng Emmy ay masipag na guro ng ika-apat na baitang. Sa kanyang pagtuturo, inaabot siya ng madaling araw sa paghahanda ng leksyon kinabukasan. Tuwing araw naman ng Sabado ng umaga, nakagawian na ni Ginang Emmy ang pamimili sa One Mall ng mga kinakailangan sa loob ng tahanan at pagkatapos mamili, maglilinis at maglalaba naman siya. Pagdating naman ng hapon, natutulog siya at nagpapahinga. Kakaiba ang araw na ito ng Sabado. Hindi naglalabas ng bahay si Ginang Emmy. Nasa loob lamang siya ng kanyang bahay at nakahiga. Nang araw na iyon, sa labas ng kanyang bahay, ay madaming bata ang nagsisigawan. Lumabas si Rika para sawayin ang mga bata na huwag magsigawan, sapagkat nagpapahinga si Ginang Emmy. Nakinig naman ang mga bata at nakapagpahinga ng maayos ang Ginang. Inyo bang naintindihan at naunawaan ang kwento? Kung ganon, ating sagutan ang susunod na gawain, ang suriin natin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. I-type sa comment box ang letra ng tamang sagot. Muli, bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sagutan ang bawat bilang. Handa na ba mga bata? Tara, umpisahan na natin. Unang bilang, ano ang pamagat ng kwentong binasa? A. Salamat kaibigan.
B. Salamat, Guro. Or C. Sige nang, Emmy. Ano ang tamang sagot, mga bata? At ang tamang sagot ay... Letrang C. Ikalawang bilang. Ano ang ginagawa ni Ginang Emmy tuwing hapon? A. Nagpapahinga. B. Kumakain. O C. Naglilinis ng bahay. Ano ang mga sagot, mga bata? Tama! Ang sagot ay letrang A. Ikatlong bilang. Anong sitwasyon sa kwento ang nagpapakita ng pagmamalasakit ni Rika kay Ginang Emmy? A. Pinakiusapan niya ang mga bata na huwag mag-ingay. B. Hinahayaan niyang mag-ingay at tumakbo ang kanyang mga pinsan. O C, wala sa pagpipilian ang sagot. Ano ang tamang sagot, mga bata? At ang tamang sagot ay... Letrang A. Ika-apat na bilang. Ano ang natutuhan mo sa kwentong iyong binasa? A. Pagiging masipag. B. Paggalang. O C. Pagkamatapat. At ang tamang sagot ay... Letrang B. Ikalimang bilang. Kung ikaw si Rika sa kwento... Tutularan mo ba ang kanyang ginawa? A. Opo, dahil iginagalang ko ang karapatan ng bawat tao sa oras ng pamamahinga. B. Hindi po, dahil hindi ko naman sila kasama sa bahay. O C. Mag-iingay ako kahit may sakit si nanay. Ano ang tamang sagot, mga bata? Tama! Ang tamang sagot ay letrang A. Magaling, mga bata! Binabati ko kayo! At ngayon naman, dumako tayo sa ating susunod na gawain, ang pagyamanin. Gamit ang Facebook reaction button, pindutin ang masayang muka kung ang sitwasyon ay nagpapahiwati ng paggalang. At malungkot na mukha naman kung hindi nagpapahiwatig ng paggalang. Muli, mayroon kayong 10 segundo para sagutan ang bawat bilang. Unang bilang. Nakikinig ako kapag may nagsasalita. At ang tamang sagot, mga bata, ay masayang muka. Ikalawang bilang. Ibinabalik ko ng tahimik ang gamit na aking hiniram, lalo na kapag nag-aaral ang may-ari nito. At ang tamang sagot, mga bata, ay masayang muka. Ikatlong bilang. Iniiwasan kong makagawa ng ingay na makagagambala sa taong nagtatalumpati sa harap. At ang tamang sagot, mga bata, ay masayang muka. Ika-apat na bilang.
Iniiwasan ko na makipag-usap sa aking katabi kapag nagsisimba. At ang tamang sagot, mga bata, ay masayang muka, ikalimang bilang. Hinihintay ko na muna na matapos manood ng telebisyon ang aking kapatid bago ko ito ilipat sa ibang channel dahil mahalaga ito sa kanyang takdang aralin. At ang tamang sagot, mga bata, ay masayang muka. Magaling, mga bata. Binabati ko kayo. Para sa ating susunod na gawain, ating sagutan ang isagawa. I-type sa comment box ang salitang tama kung wasto ang isinasaad sa mga pangungusap. At mali naman kung hindi wasto. Muli, mga bata, sa bawat bilang ay mayroon kayong 10 segundo para makapagsagot. Unang bilang, maingat kung ginagamit ang palikuran. Mga bata, ang tamang sagot ay tama! Ikalawang bilang, sumisingit ako sa pila tuwing recess. Mga bata, ang tamang sagot ay mali. Ikatlong bilang, itinatapon ko sa tama na lagyan ang mga basura ng aking pinagkainan. Mga bata, ang tamang sagot ay tama! Ikaapat na bilang, tumatakas ako sa araw na ako ay isa sa mga tagalinis ng silid-aralan. At ang tamang sagot, mga bata, ay mali! Ikalimang bilang, maingat kong binubuklat ang pahina ng aking mga aklat. Mga bata, ang tamang sagot ay tama! Ika-anim na bilang, iniiwasan ko ang pagsulat sa pader ng palikuran. Mga bata, ang tamang sagot ay tama! Ikapitong bilang, sinusunod ko ang mga alituntunin sa loob ng silid-aralan. Mga bata, ang tamang sagot ay tama! Ikawalong bilang, binabalutan ko ang aklat na aking hiniram. Mga bata, ang tamang sagot ay tama! Ikasyam na bilang, ibinabalik sa tamang ayos ang mga aklat na hiniram. Mga bata, ang tamang sagot ay tama! Ikasampung bilang, sinusunod ko ang mga tamang alituntunin sa paglalaro sa palaruan.
Mga bata, ang tamang sagot ay... Tama! Magaling mga bata! Binabati ko kayo. Ating tandaan sa isip at isa puso. Ang paggalang ay nangangahulugan ng pagrespeto at pagmamahal. Pagrespeto sa kapwa mo, sa kalikasan, sa hayop at iba pa. Ang paggalang o respeto ay isang ugali na nagpapakita na ikaw ay isang mabuting tao na mayroong pagpapahalaga sa iyong kapwa at sa iyong paligid. Ang mga halimbawa nito ay, una, pakikinig kapag may nagsasalita sa iyong harapan. Pangalawa, kung may nagpapahinga o natutulog, ay iwasang makagawa ng anumang ingay. At ikatlo, kapag may nag-aaral, iwasan din makagawa ng ingay o huwag kausapin kung hindi naman mahalaga ang iyong sasabihin. Dumako tayo sa ating panghuling gawain sa araw na ito. Ating sagutan ang tayahin. Basahin ng mabuti ang mga katanungan, i-type sa comment box ang letra ng tamang sagot. Muli mga bata, mayroon kayong 10 segundo para sagutan ito. Unang bilang. Pagod na pagod ang iyong nanay dahil sa dami ng damit na kanyang nilabhan. Sa labis na pagod ay nakatulog ito. Napansin mo na mayroong tumatawag sa kanyang telepono. Ano ang iyong gagawin? A. Gigisingin si nanay at sasabihin may tumatawag. B. Sasagutin ang tawag. Sasabihin sa kausap na nakatulog si nanay at nagpapahinga. C. Hahayaang mag-ring ang telepono. At ang tamang sagot, mga bata, ay letrang B. Ikalawang bilang. May nag-group study sa inyong kapitbahay para sa nalalapit na markahang pagsusulit. Subalit, malakas ang pagpapatugtog ng musika ng iyong kapatid na alam mong nakaabot sa inyong kapitbahay. Ano ang nararapat mong gawin? A. Pagsabihan ng kapatid na hinaan ng tugtog dahil ito ay nakakagambala sa mga kapitbahay. B. Hayaan na lamang ang kapatid na magpatugtog na malakas. C. Sabihin sa kapatid na palitan ng tugtog dahil masakit ito sa tenga. Mga bata, ang tamang sagot ay letrang A, ikatlong bilang. Nagkaroon ng pagpupulong ang inyong samahan tungkol sa gagawing pagre-report ng inyong pangkat. Mayroon siyang nasabi na hindi mo nagustuhan. Ano ang iyong gagawin? A, tahimik at makikinig nang mabuti sa kanyang sinasabi. B. Sasabihin ko na mayroon akong hindi nagustuhan sa sinasabi niya. C. Tatayo at lalabas ng silid. Mga bata, ang tamang sagot ay letrang B, ikaapat na bilang. Nakita mo ang iyong kamag-aral na hindi nakikinig at nagtatawanan lamang sa likod habang naguulat ang isa sa mga leader niyo sa ESP. Ano ang iyong sasabihin sa kanila? A. Pagsasabihan ko sila na tumahimik at makinig sa pag-uulat ng inyong leader. B. Tatawagin ko sila para sila naman na mag-ulat. C. Sasabihin ko na ituloy nila ang kanilang ginagawa
dahil wala naman nakakakita sa kanila kundi ako lamang. Mga bata, ang tamang sagot ay letrang A, ikalimang bilang. Habang kayo ay masayang namamasyal sa parke, napansin ninyo na may isang grupo ng mga matatanda na tahimik na namamahinga at nakikinig ng musika. Ano ang inyong gagawin? A. Pagtatawanan ang mga matatanda. B. Paalisin ang mga matatanda na namamahinga sa parke. C. Tahimik na maglalakad upang hindi makagambala sa mga matatanda na namamahinga sa parke. Ang tamang sagot, mga bata, ay letrang C. Magaling, mga bata. Binabati ko kayo. Sabihin nga sa inyong sarili, ang galing-galing ko. Para sa karagdagang gawain, sagutin lamang ang tanong na ito. Bilang isang bata, paano mo maipapakita ang iyong paggalang sa mga taong may sakit? Ibahagi ang inyong sagot sa klase. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikiisa sa ating talakayan ngayong araw sa Edukasyon sa Pagpapakatao 4. Nawa, marami kayong natutunan sa araw na ito. Muli, ako si Sir Reynan Jeventinilla mula sa Pinalagad Elementary School. Tandaan, ang batang Valenzuelano ay nagtataglay ng paggalang sa oras at maging sa kanyang kapwa. Hanggang sa muli, isang ligtas na umaga sa inyong lahat. Paalam!